Good morning, at kung gabi nyo man ito pinapanood, kung bawa. So, nandito tayo ngayon sa Rokuhara Station. Ito yung station na malapit sa akin. 2 minutes bike from bahay. Punta tayo ngayon sa Kitakami Town. Dito kasi sa amin, parang yun yung bayan. Pupunta ako doon para mag-gym and mag-ikot-ikot kasi nga wala akong magawa ngayong rest day. So, kasama ko kayo sa rest day ko ngayon ulit. So, waiting lang ako sa train. Train is leaving ng 1:19. So, 1 o'clock pa lang. May 20 minutes pa ako. So, dito muna ako. Pala yung parking ng bike. Try natin mag-check ng mga car parts. Magtingin-tingin tayo kasi pagkaka-check ko sa Google Map, magkakalapit lang yung Autobox, Yellow Hat. Hindi ko alam kung may upgrade siya doon pero ikutan natin siya. So, pinark muna yung bike ko dyan. Since nasa probinsya ako, yung ticketing machine dito is iba. So, meron lang dong boarding pass. So, kumuha ako ng boarding pass. Kunti lang kasi yung tao dito, kaya boarding pass. So, pagdating ko sa Kitakami, doon pa lang siya babayaran, ibibigay ko to. Sa pilong train. Kita ba? Let's go. ですね。いくらです。200円。はい。レシートよろしいですか。はい。ありがとうございます。Parang sa Pinas lang din, taxi lang yung views dito. So, nandito na ako sa ngayon sa Kitakami. And wala masyadong ganap dito. So, sasakay pa pala ulit tayo ng isa pang station. So, yun nakita nyo kanina yung video. Hindi ko naiintindihan, pero may nagwawala na Japanese. Siguro may problema siya sa isip. Hindi siya pinapansin ng mga tao. So, nandito na ako ngayon sa Yanagihara Station and walang station. Pagpasok mo, kinagad yung train. Eh, bumili ako ng ticket. So, hindi ko alam kung saan ko lalagay yung ticket na binili ko. So, siguro yun na yun. Kasi, diretso na tayo. First time ko kasi pumunta dito, so, bahala na si Lord. Ah, parang ganun nga siguro. Tulad din nung sa amin, kasi meron siyang ticketing. Bahala na. Basta yun. Kahit saan talaga may toilet dito eh. Grabe. Nag-stopover muna ako sa Kandu or Kendu. Stopover muna ako sa Kendu, bumili ako ng payong para hindi ako naka-jacket kasi ang init. So, pupunta na tayo sa Anytime Fitness. Try natin kung gagana yung key fob ko. Hindi ko alam kasi kung bakit tissue ko magana, pero try natin ngayon.
ganun talaga. Okay. Nag-iikot na muna tayo. Wala mo ng gym for the day. Tatanaw ko na yung yellow hat and Toto Box. Toto Box nandito sa kanan. Yun yung yellow hat. Check lang tayo ng mga car parts na makikita natin sa Japan. Ang laki ng Toys R Us. Yes sir, yellow hat. Ayun yung Toto Box. Ito nyo ba? Tignan natin ito yung lahat. Kasi ito yung mas malapit. So dito tayo sa said section. Napansin ko sa mga ginagawa kong sasakyan. Malibit sila ng dispenser. Sa atin lang pala yung... Sa Pinas lang pala sikat yung dispenser. More on ganito yung sikat sa kanila. Mga... mist. Ito yung mga white mask flavor. Ganyan karamihan na nakikita ko. Dito sa kanan, puro mga fuses, buttons, switches, panel remover set, 4,000 yen. Phone holder, sobrang dami. Meron din silang low profile job. Meron ding high profile or mid profile na jocks. Interior LED lighting meron din dito. Dashcams. Dami ring dashcams. So, nothing special sa yellow hat. Kung kukompare mo siya sa Pilipinas, para siyang blade. Mga car accessories lang siya, hindi siya car modifications. Puro tires. Pero may nakikita na akong mugs. Ayun o, mga Wiro. Kasi kilala yung mga brand nila. Pero yan. Napansin nyo, halos same lang sila. Yellow hat and Toto Box, halos same lang sila. Car accessories and konting modifications and wheels, ganun. Pero wala sila masyadong mga car modifications. Ang hinahanap ko kasi is parang up garage. Alam mo, may sasakyan ako eh, pero wala pa ako sasakyan dito sa Japan. Soon. So ngayon, natambay muna tayo. May nakita kong Starbucks doon. Pahinga muna tayo kasi mag-charge muna ako ng phone and camera kasi malulobat na. Ayun na Starbucks. Cool. Grande. Grande. Ito, early grade donut. Early grade donut? Hi. Hi. Ah, okay. Thank you. 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 Ah, okay.
Yes, maaraw na. Labas na ako ng Starbucks. Lalakad tayo pupunta sa American World. So, nag-check kasi ako ng mga places na pwede mapuntahan dito nung sa Starbucks ako kanina. So, nakita ko yung American World. So, dun pala sila nagka-car meet madalas. So, punta natin yun. So, natanong ko na yung American World dito. Yun siya, yung merong Ferris wheel. Ferris wheel din ba tawag yun sa Japan? Ay, putek, nahulog ang camera case. Hindi ko alam kung abot ba yung bundok. Pero kita nyo ba yung bundok na yun? Kahit saan ka tumingin, may bundok. Dito may bundok. Doon may bundok. Doon may bundok. Ayun, may bundok. Kita nyo ba? May nakatambak sa bike. Pag sa Pinas yun, may kumuha na yan. American World, sana may makita tayong mga sasakyan na magaganda para mag-video natin. Alam niyo naman, hobby ko mag-video ng mga sasakyan na magaganda or pangit. Ganito pala dito. Ganda. Atari. Land Cruiser. Sobrang daming collectibles dito. 180SX. Tamiya. Grabe. Ang ganda rin. Nagsang engine. This is American Paradise. So, tinanong ko siya kung pwede ko video niya sa kanya and pumayag naman siya. Send ko sa kanya mamayang gabi pag na-edit ko. Yun. One of the many things na gusto kong ginagawa dito sa Japan. So, sobrang dami rin pwedeng gawin dito sa spot na to. American World. Check ko sa Google Maps kung gusto niyo puntahan. Hindi sila nagka-car meet. Pero maaga pa ko. Hindi natin sinumaabutan. Kasi pag hinihintay ko sila, wala akong sasakyan na tren pa ako. So, pinuntahan ko itong American World kasi sabi nung katrabaho ko ng Japanese, dito daw sila nagka-car meet. Kaya inisip ko na maglakad papunta dito. Kung may gusto ko ipahanap ng mga Tamiya parts, mga TTO2 chassis, ganun, etc. PM nyo lang ako sa page ko, or sa Facebook account ko, or sa IG account ko. Maraming salamat sa panonood. Good night.